Hello, mga mare, wala nagtatanong, pero Pagkagising na pagkagising ko nga, nagbihis lang ako at dumiretso na ako dito sa mall. may mga pipikapin lang tayong sale items at mga orders ng ating mga kumare. Mare, ito nga 755 lang to. Sobrang mura niya, yung mga reseller natin kayang-kaya pa talagang patungan ng mas mataas. Kung gusto mo nga din ng ekstrang pagkakakitaan, mag-join ka sa Facebook group namin. Nakapost dun yung mga available kinemer at bambam, tapos basahin mo na lang yung item caption. Pwede mong i-grab yung mga pictures na meron kami doon. Para ikaw naman yung mag-post or i-alok mo dyan sa mga friendship mo. Para dalawa tayong may kita, di ba? Kakaririn ko din talaga tong pagtitinda at lumalaki na ang mga anak ko. Kaya sana nga makita kita sa Facebook group namin, Mars. Nakakatuwa nga, Mariko, meron pang palibring lipstick si Madam. A token of appreciation daw, kaya ayan, hindi naman ako makapili. Pero ayan nga, mga Mariko, tapos na tayong mag-shopping at ako ay ready ng mag-gym. At dahil hindi pa nga ako nag-aalmusal, ito dito na din ako iinom at kakain ng aking protein bar. Alam nyo, i-check ako na nga din sa inyo. Magpupunta talaga ako ng gym, hindi ako pa shortcut dumadaan. Kung hindi sa long cut. Hindi ko alam mga Mariko, pero kapag ka nadadaan kasi ako dito, para bang napakapayapa. Ang sarap-sarap din tumira dito, ang tahimik at ang linis. Tapos ayan, madami-daming mga puno. Pero alam ko naman na if ever lilipat na kami ng bahay, hindi naman kami pwede dito. Ang mga backyard kasi nila ay maliliit, kailangan namin ng malaki para sa mga anak namin. Nandito na nga pala ako sa gym mga Mariko at upper body ang workout ko. Kung sanang i-video ang aking full workout routine, kaso medyo nahihiya ako. Kapag kasi madami-daming mga tao, ayoko nang nagvi-video. Kung mag-video man ako, siguro yung nasa sulok ako. Ang mga kasabayan ko is yung mga taong kilala ko talaga. Kapag ka kasi yung mga random na tao lang o yung mga baguhan sa gym, syempre gusto mo naman ma-feel nila na comfortable sila sa pag-workout nila. Di yung iniisip na nga nila kung tama ba yung pinagagawa nila, tas iisipin pa nila kung nahahagip sila ng camera. At pagka-uwi ko ng bahay, eto nga, taasikasihin ko na ang mga anak ko. At binubudburan ko na nga ng calcium powder ang kanilang gummy worms. Hoy, gummy worms! At ito nga pala ako at inililipat ko na sa kabilang section si Tortilli. Gusto ko kasi sabay-sabay silang kumain. Huy! Gagi! Dito. Pati nga bakal ay kayang iusod. San ka pa? At habang bising-bising nga silang kumain, naisipan ko naman ang magdampot ng kanilang mga pupu. Kapag talaga nanay ka, matututo ka talaga ng multitasking, no? Dami nang nagtataka sa inyo kung paano ko na-identify si Oli, si Ali, at si Ili. Okay, mga Mariko, yung nasa kanan ng inyong screen, pinakakanan, ayan si Tortali. Sa kanilang tatlo, siya yung pinakamaliit. Yung shell din niya is mas round kesa dun sa dalawa. Pagkatapos, sa bandang puwetan niya, meron siyang parang pahumpak sa shell. Pagkatapos, si Tortoli at si Tortili, halos magka-same size lang talaga sila, kaya medyo nakakalito. So, syempre, meron pa ding palatandaan. At mas i-elaborate ko to sa magiging unang YouTube vlog natin. Kaya naman, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa at i-follow mo na din kami sa aming YouTube channel. I-search mo lang din ay Maring Sisi. Pero ito na nga, baka ito makatulong to. Ito yung magsisilbing way para ma-identify nyo agad si Tortoli sa mga videos na pinapakita ko sa inyo. Alam nyo naman na nagkaroon tayo ng problema sa shell ni Tortoli, so ayun, nagbigay siya ng mark para sa atin para mabilis natin siyang ma-identify. Si Tortili naman, kailangan ko talagang i-flex siya sa inyo ng malapitan para mas maintindihan nyo. Pero ngayon, alam nyo na ang pinagkaiba ni Tortoli at ni Tortili. At si Tortali, siya yung pinakamaliit at mas round yung kanyang shell. Mga susunod na video, si papakita ko sa inyo yung sinasabi kong humpak sa shell ni Tortali. At alam nyo ba mga Mariko, ang backyard namin, ang mga damo dito, hindi pwedeng hindi madiligan ng isang araw. Sa malamang kapag ka ito ay nakalimutan ko, bukas kulay brown na ang lahat. In short, malakas talaga silang kumain. At kung inyong anding mapapansin, parang bata talaga tong tatlo na to. Tingnan nyo naman sa pagkain nila, kung ano talaga yung makulay, ayun yung uunahin nila. Oh, ayan, kitams mga Mariko. Yung brown na lang ang natira at parang ayaw na nga nila. At ayan, pagka-arte-arte ni Tortoli, unang nga siyang umayaw. Tamang chill at tambay nga lang sila pagkatapos kumain. Few moments later. Hay nako, ewan ko ba sa'yo, Tortoli, para bang feeling mo, laking tundo ka. Kaya ito nga at paghihiwalayin ko muna kayong dalawa. Tortili nga pala yung binitbit ko at yung naiwan dito si Tortoli. Si Tortoli at si Tortali kasi hindi yan nag-aaway, kita nyo naman. At ayan nga si Tortoli at walang kakulitan, ikot lang ng ikot.
Pagkatapos nga matulog ng mga anak ko at ito naman nagkatrabaho na ako. Check nga pala ako ng payment ng aking mga kumare. Sa business ko, ito siguro yung gawain ng hindi-hindi ko na ipagkakatiwala sa iba. Huy, natakot na talaga ang maring sisi na manakawan, no? Kaya kahit matrabaho yan, mga mari ko, carry boom boom lang. Basta ba alam ko this time, ayos ang takbo ng aking negosyo. At syempre, nagpicture na nga din pala ako ng aking mga paninda. Ayan, mga mari ko, ganyan lang naman ang buhay ko dito. Simple lang, tahimik lang, at masaya ako. At ayun lang muna for today's vlog, mga mari ko. At ayan, meron tayong special shoutout dyan. Thank you for watching and see you on our next one!